Tumitindi ka Coffee Hai, itong away ni Rimulya at ni Teves. At lantaran na pong binabastos ni Teves, ang Secretary ng Department of Justice, si Secretary Crispin Rimulya. Matindi na yung away nila ka Coffee ha. Kung ano-ano na pong pangalan ang itinawag ni Teves dito kay Rimulya. At may pulbos na nga ka Coffee raw dito ha. Lumalabas na itong pulbos. Ano ba ibig sabihin ng pulbos ha? Huwag tularan sa pulbos. Pero kapag sinabi mong pulbos ka Coffee, ito yung tumutukoy doon sa ipinagbabawal na gamot, no? Dalawang article ito ka Coffee, ha? Pag-usapan natin itong away ni Teves at ni Rimulya dahil nag-escalate na ito eh. Matindi yung palitan nila, no? At medyo sa tingin ko natatalo na dito si Rimulya, no? Ni Teves sa pagbibitaw ng mga salita ito. Huwag tularan si pulbos kung yun nakikita sa inyong screen ka Coffee, no? Arnie Teves takes swipe at Boying Rimulya. Ano kaya tinutukoy niya dito? Suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves has taken another punch shot. Uy, panibago pong criticism kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, whom he called the king of fake news. Uy, matinding aligasyon ito ha. Si Rimulya daw po ang hari ng fake news. Ibig sabihin, gumagawa ng mga kwento, nagpapakalat ng maling impormasyon. King of fake news, sabi po ni Teves. Sa isa pong video clip uploaded on his Facebook ngayong araw po, nitong Sabado lamang po, June 3, Teves scoffed at Rimulya's claim that the suspects in the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo were offered 8 million each to recant their testimonies. Kasi kung matatandaan ninyo ka Coffee, ito pong mga suspect na nagtuturo sana, magdidiin sana dito kay Teves, nagbawi po ng kanilang mga testimonya. At ang sinasabi naman po ni Rimulya, base po sa Intel report, umaabot daw po sa 8 million pesos kada isa yung ibinayad doon sa mga suspect para i-recant o retract o bawiin yung kanilang statement na magdidiin niya doon kay Teves. Hindi ko alam kung saan nakita yung 8 million na number eh. Baka umasok sa isip niya gamitin yung 8 number 8 dahil swerte kasi infinity ka Coffee, no? Sabi ni Teves, who is tagged as the mastermind in the governor's assassination. Sana umuwi na ito si Teves, no? Kasi kung uuwi ito eh, maraming bagay po ang mabibigyan ng linaw. The lawmaker who has yet to return to the Philippines since leaving for the United States last February pa, insinuated that Rimulya was using pulbos, itong powder, a colloquial term for illegal drugs. Uy, yan ha, mabigat na ano ito ka Coffee ha, aligasyon na ito. Si Rimulya daw ay nagda-drugs, sabi dito ni Teves, at pulbos. Ano yung pulbos? Ito ba yung ano, mamahalin o yung mumurahin? Hindi ko rin kasi alam eh. Basta powder, colloquial term for illegal drugs. At ito ba yung coke o ito yung shabu-shabu? Masama talaga epekto ng pulbos sa utak ng tao, Teves quip, no? Huwag niyong tularan yan, ha? Huwag kayong magdodroga. Masama talaga. Rimulya shrug off Teves' latest attack, saying it reflects the lawmaker's personality. Bawian sila ka Coffee, no? So magkakaroon ng press call ito si Rimulya, babanatan niya si Teves. Si Teves, maggagawa naman siya ng video niya at babanatan niya naman itong si Rimulya. Hindi na natapos ka Coffee yung cycle. Actually, cycle nga. Hindi talaga matatapos eh. Paikot-ikot na lang itong patot sa dahan itong dalawa. It reflects his state of mind, disrespecting for authority. The way he thinks of our society, I think it's self-exploratory, explanatory, kung anong klaseng tao siya, he said, according po yan kay Rimulya. Wala eh, mukhang nakaka-one point na itong si Teves laban dito kay Rimulya. Nakukombo hits ka Coffee, sunod-sunod na yung pambabatikos at pagbanat nito ni Teves dito kay Rimulya. Kung inyong matatandaan, you know, noong isang article na ating didiscuss, tinawag niya itong nababaliw na, no, nabuang na raw po itong si Rimulya. At kung ano-ano pa ka Coffee, yung mga aligasyon o yung mga termino na ginagamit nito ni Teves para patamaan itong si Rimulya. Yan. May isa pa ka Coffee, sinabi daw po na sinungaling itong si Rimulya dahil dito sa 8 milyong suhol, ay katang-isip lang daw po yan. Gawa-gawa lang po yan according dito kay Teves. Yan. Kung Teves, bumwelta, mariing tinawag na sinungaling. Uy, king of sablay. Uy, matindi na ito. Kung may mga sablay, madalas magkamali, madalas sumablay, madalas sumabit, meron daw pong king of sablay. At itong araw po ay si Rimulya, sabi ni Teves. Yan po ang tawag ng 3rd District Negros Oriental Representative na si Teves kay
Rimulya na nagsabing sinuhulan ang kanyang kampo ng 8 million ang bawat isa sa limang testigo para bawiin ang kanilang testimonya. Ayan, mukhang hindi na nga ito matatapos ka, Coffee. Yan yung mga terminong naglalabasan dyan. Sinungaling, king of fake news, king of sablay, at kung ano-ano pa. Yan yung mga tawag na ibinibigay ni Tevez. So, wala nang respetuhan, no? Parehas pa naman opisyalis ng gobyerno. Yung isa congressman, yung isa secretary ng Department of Justice. Wala na. Nasisira yung integrity ng mga opisinang kanilang hinahawakan dahil parang nanonood tayo ng pelikula, no? Parang may showing, you know? Popcorn na lang, eh. Kanya-kanya silang banat. Eh, wala rin nag-giveaway, no? So, hindi talaga matatapos ito. Hanggang dito na lang talaga tayo. Media, media, media. Interview si isa, magpapa-interview si kabila, magre-react. Hindi na natapos yung cycle. Kawawa ang taong bayan. Melski, happy viewing sa inyo. Shoutout po sa inyo, ha? Kay Jelly Goles Ramos, magandang gabi ka, Coffee, watching from San Jose del Monte. Uy, naulit lang ba ito? O marami taga San Jose del Monte. Shirley Dawa, good evening ka, Coffee, watching from Jubail, dyan sa Saudi Arabia. Happy viewing po sa inyo, ha? At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Nabuwang na ba si Tevez, sabi ni Dexter Bautista. Actually, ang sinabi niyang nabuwang, no, Sir Dex, ang sinasabi niya, itong si Rimulya daw ang nabuwang na. Manood lang muna ako, ka-coffee ha, ng lolo ko ang wifi namin, hindi makakomment ng maayos. Okay lang, Ma'am Cecilia Peña, talaga naman si Mama nag-comment. Eh, nabasa ko naman, Ma'am, yung comment mo ha. Kamag-anak ata ni Tevez, si Maharlika, parehas buwang, parehas pulbos ang lumalabas sa bibig, sabi ni Dexter Bautista. Ano ba ibig sabihin ng pulbos? Ito ba yung cook o ito yung shabu-shabu? Hindi ko alam eh, kakofi. Kung ano yan, basta alam ko illegal drugs yan, yung colloquial term na pulbos na. Franz Fertes, shoutout po sa inyo. Pag may sunog, may usok, sabi ni Fermino Villanueva. Actually, inililink kasi nila ito, inililikit nila ito eh. Sa naging issue ng kanyang anak, no, na pagkakaaresto dahil sa illegal na droga. Nasa Lebanon naman, si Ma'am Daisy Gatunan Vloggers. Shoutout po sa inyo mula dyan sa Lebanon. Happy viewing po sa inyo. Kung hindi 8 million, magkano ang offer? Bakit nag-recant yung mga suspects? Perlatan. Definitely may intervention na naganap kasi hindi naman sabay-sabay yan. Eh. Magbabawi ng statement itong mga tao na ito, kakopi. No? Definitely may nag-intervene dyan. No? Hindi natin alam kung magkaano yan. Pero base nga raw sa Intel report ng Department of Justice na nakuha nila, no? 8 million each. Kung sablay ba, kaya pala si Bantag may warrant na. Wait ka lang, Tevez, ha? May nakalaan sa yung warrant, exactly, no? Anyway, sabagay, kumilos naman yung kay Bantag, no? At ngayon, hindi nga lang nahuhuli pa. Doon sa isang interview ka, Coffee, ni Rimulya, sinabi niya na yung posibleng lokasyon nito ni Bantag, no? Na isang barangay dyan sa norte, no? At daw, minamadali na nila ka, Coffee, yung pag-aresto dito kay Tevez, no? Ian Keys, hoy, good morning. Hello sa iyo, Ian Kisa. Shoutout po sa inyo. Lynn Balbin Quintos. Good evening, sir. Watching from Jeddah. Hello po sa inyo kay Gina Dels Hakalne. Now lang ulit kita nakita. Uy, matagal din tayong hindi nagkita talaga dito. Gina Dels Hakalne. Ay, shoutout din natin yung mga nakatutok sa atin sa Facebook, no? Si Rufo Orel, kay Olive Cruz, Ray Yanga. Uy, sangkay. Magandang gabi sa iyo, ka-coffee, ha? Happy viewing po sa inyo. At si Ma'am Linda Leporada, good morning. Good morning pala. Good morning sa lahat. Pero dito sa Pilipinas, eh, gabi na ka-coffee. No? Tapos na ang hapunan ng ilan sa atin. Dahil alas 9:58 na. Mag-aalas 10 na. Yung iba-iba aga matutulog. Dahil bukas, eh, kayod na naman tayo. May pasok, may trabaho na naman. Lay Panilo, shoutout sa iyo. Nakikinig din sa atin si Lay. Ito si Lay, hindi nagko-comment dito sa ating live stream, no? Pero nagme-message ito sa ating messenger. LV Soriano, shoutout po sa inyo. Hi, Sir Idol. Watching from Hong Kong, si Ma'am Jem Coloma. Happy, happy viewing po sa inyo. Uy, si Ma'am Victoria Donato. Ito, solid ka-coffee talaga ito. Good evening, ka-coffee. Buti na abutan ko din ang live mo. Hello sa inyo, ma'am. Happy viewing po sa inyo, Ma'am Victoria Donato. Kumusta po kayo, ma'am? Ilagay po ang inyong opinion diyan sa ating comment section at nang mabasa din po natin yan. Si Aprit Agas Ata, shoutout po sa inyo. Nakikinig naman po sa atin diyan sa Facebook. Oy, ka-coffee ha, kung hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, i-click nyo lang po yung follow. At kung ikaw naman yung nasa YouTube, i-click nyo po yung subscribe. Joel, magandang gabi sa iyo ha. Nakikinig naman
mula dyan sa Olongapo City at si Ma'am Vivian Diaz. Uy, nakaabot. Shoutout po sa inyo. Dexter Bautista Kakofi, napanood mo ba yung sinabi ng tropa ni Buang na Harley ka na si Glenn Chong ang outdated ako dito ha, Sir Dex. Ha? Hindi pa po. Wala pa tayong napapanood patungkol po sa issue na yan. Uy, si Tita Vivian Ramos Ihares. Nakikinig sa atin. Huli ka, tita. Shoutout sa iyo, tita, ha? Nakikinig sa atin sa Facebook. Yan si Tita Vivian Ramos Ihares. Shoutout po sa inyo. At si Rico G. Kakofi, magandang gabi po sa inyo. At kay Maylin Furosawa. Good evening, Kakofi. Watching from Japan. Magandang gabi po sa inyo. Alvin Estuesta, nakikinig din po sa atin. Sige, comment lang ang inyong lokasyon at ang inyong opinion dyan sa ating comment section at mamaya basahin natin yan.